this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Kumusta mga idol? Balik ka rin ng gameplay tayo gamit ang Disable Sword Discard team natin. So, pasilip muna sa team natin. Disable Sword na may 50 speed, Vine Dagger, Charm, Spicy Surprise, Headshot. Bug natin na may Bug Splat, Thunderclaw, Anesthetic Beat, Third Glance. At yung plant natin na merong Biodance o Clean Scent, Grain Bite, Spicy Surprise, Prickly Drop. Ayan, so nasa 1937 MMR tayo. So considered as napakaswerte natin. Kasi maraming mababa yung MMR at maraming nai-stress. So napakaswerte natin na nagkaroon tayo ng 1937 MMR. So kung medyo okay yung MMR mo, dapat i-enjoy mo rin yan, i-celebrate mo. Pero hindi ibig sabihin sineselebrate natin na maraming mababa yung MMR or maraming hindi nakakaipon ng SLP. Ang point lang natin is magpasalamat tayo kung ayun, maganda yung MMR natin, SLP. Ayan, so paki-like ng video. Kung bago ka sa channel, paki-subscribe naman at i-click mo yung notification bell. Baka sakaling may ma-absorb ka sa thought process natin habang naglalaro, lalo na kung mababa yung MMR mo or lalo na kung newbie ka sa Axie Infinity. Arena tayo. So kung advanced player ka naman, sana i-consider mo pa rin tapusin yung video at magbigay ka sa amin ng tips at sa comment section. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng tips at ng magagandang comments nyo. Ayun. Daryl lang malakas ang kalaban natin. At meron siyang AAP. Ikasa muna natin yung ititira natin bago natin ipakilala yung team niya. Parang gusto kong mag-pass. Ayaw ko siguro kasi dalawa yung steel niya. Ganto siguro. Ayan, so yung aqua niya, backline, meron siyang Angry Lamb, Heroes Bane, Swiftscape at Night Steel. Mid naman niya, merong Star Shuriken, Shipwreck, Tail Slap at Death Mark. Yung plant niya, may Vegetal Bite, Prickly Trap, October Seed, Spicy Surprise. Actually, kung matagal ka na nang lalaro, body parts pa lang, sa tingin mo pa lang, alam mo na yung mga cards niya. Round 1, bibigyan ng 3 cards, normally. So, nag-attempt siya mag-steal using Vegetal Bite. Wala siyang na-steal kasi ginastos natin lahat ng cards, ng energy natin. Ayun, so 2 energy ang ginamit niya. May natira siyang isa, tapos bibigyan siya ng 2 yung round 2. Kaya naman, 3 yung energy niya. So ilapag natin yung dice natin. Gumagamit tayo ng dice pag bibilang ng energy. Kinopya lang natin to kay Ruthless Reg. So sa 3 energy, ano kayang gagawin niya? Bumanat na siya ng Vegetal Bite at saka Hot Bat. Babanat ba siya sa aqua niya? Pwede siguro kung meron na siyang Night Steel. Gagawin niya ba yon? So gastusin ko ulit siguro yung energy ko hanggang hindi ko nakikita yung mga pangnakaw niya. So pumpkin yung ginamit niya. Kaya naman hindi tatagos yung damage natin at makakadraw siya ng card. At 4 yung energy niya ngayon, round 3. Tayo naman, 3 yung energy natin. 4 yung energy niya, posible na siyang bumanat dito sa aqua. Gagawin niya kaya yon? Ako naman, ang gagawin ko, i-split ko siguro yung cards ko para kung sakaling hindi mag... Tricky kasi yung plant niya, pwede siya mag-depensa o hindi. So kung 2 cards natin siya sa isang Axie, pwedeng masayang yung isa. Kaya pag-split natin na ganyan. Let's go! Ayan, katulad niyan, hindi siya nag-shield sa plant niya. So sapat na yung isang Axie. Ayan, medyo napikit tayo doon. Anong ginamit niya? Ayan, 2 pa lang Axie. Okay. At yung pangatlo, tatama na dun sa aqua niya. At nag-crit pa tayo ng konti doon. So, nag-gain siya ng isang energy. At medyo na-miss natin yung mga ginamit niya. Ilagay na natin tong shield na to.
So assume natin na tatlo yung energy niya, kung tama ba tayo. Hindi ko maalala yung ginamit niya. Kasi yun nga, nawawala tayo sa focus pag nagsasalita tayo. Gumamit siya ng Night Steel. Hindi ko alam kung nakadalawa na siyang Night Steel o isa pa lang. Banat muna tayo dito. Ganyan siguro. Let's go! Nag-attempt siyang burahin yung plant natin, pero kulang. Kaya naman, i-assume ko na meron siyang apat na energy mamaya. Kung tama yung assumption natin. At mabubura natin yung aqua niya, na mid aqua. So, apat yung energy niya. Kung tama yung assumption natin, pwede ako mag-pass actually. Kaya lang, risky na, pwede siyang makapag-knockout kung gagamit siya ng Night Steel. So, ganito siguro gagawin ko. I-stun ko na lang siya. Ayan. At mamaya ako didepensa sa bag ko pag nabura na niya yung plant ko. Let's go! Ayan, mabubura niya yung plant. Nag-attempt na siya mang steal. Wala siya mang steal. Okay. At kung tama yung bilang natin, apat pa rin yung energy niya. Kasi dalawa lang yung ginamit niya. Nag-save siya ng dalawa. Bibigyan siya ng dalawa. So ngayon, malalagyan na natin ang shield to. Kailangan na. Anesthetic bait. At isama ko na rin yung... Since wala akong card sa Disable Sword, isama ko na rin yung bug splat. Ganyan. Para makadamage na rin tayo. Kahit medyo kulang siguro yan. Let's go. Tingnan natin kung ano ititira niya. Sasabla yung isa niya kasi naka-stun mode siya. Magpo-4 cards kaya siya. Yun yung tanong natin. Nag-4 cards siya. So tama yung bilang natin sa energy. Mali yung pinasablay niya kasi sasablay ulit siya. Sa bagay, dalawa talaga yung sasablay sa kanya. Okay. Kahit anong gawin niya pala doon, dalawa yung sasablay sa kanya. Dalawang beses siyang may stun. Okay, so assume ko na dalawa lang yung energy niya. Kung tama tayo ng bilang kanina. So, dalawa lang yung energy niya. Ganito siguro gagawin ko. Didepensa ako ng konti dito. Posibleng sumablay na naman yung isang card niya. Isang energy niya. At ibabanat ko na to. Spicy surprise. Let's go! Kanina, ano ba yung dinisable natin kanina? Medyo nalimutan natin. Ah, wala. Kasi in-stun lang natin siya kanina. Using champ. Wala pa pala tayo na didisable sa card niya. Ayun, sumablay yung isa syempre. Tayo naman, tumagos pareho kaso kulang ng konti. Okay lang yun. Okay, dalawa pa rin yung energy natin. Anya, tayo dalawa rin. So ganun ulit siguro. Ganyan, sasablay yung isa niya dyan. Or kung gagamit siya ng Night Steel, parehong papasok. Night Steel yung una, tsaka Swiftscape siguro. Parehong papasok yon. Tingnan natin, let's go. Kaya lang, mabubura na siya. Mabubura na siya. Kasi mababa yung magagawa niyang shield. Mapapatay natin siya. Ayun, may isa tayong scholar, nag-quit siya. Nakakakota, pero nag-quit. Kasi nai-stress daw siya sa beast. At ako na raw yung bahala kung anong gagawin ko doon sa account. Hindi na raw niya malalaro. So, ang dating sa akin noon, either nagpapa-upgrade siya, o hindi niya na talaga gustong laruin. Kaya ang ginawa ko naman, binawi ko na lang yung account. Okay. So, yun yung isang sinasabi ko. Nakakota siya ng SLP. So, nai-stress siya kasi medyo mas mataas yung ano niya. Yung, kumbaga target niya. Kumbaga yung goal niya. Kung ibinaba niya ng konti yung goal niya para sa akin, hindi siguro siya may stress. Kasi namimit naman niya yung SLP na kota. Wala akong problema sa kanya, so internally, meron siyang problema sa desire niya. So, sa ganun, wala akong magagawa doon kung nai-stress siya. Ang point ko lang, katulad ko,
kung ang goal ko is 2,300 MMR, may stress ako kasi hindi ko pa nararating yung kahit kailan. Kaya ano, ngayon ang goal ko is napakasaya ko na dito sa medyo okay na MMR, wag lang sobrang baba yung naiipon kong SLP. Ayun, so kaya okay lang ako ngayon. Let's go! So ang isa pang napansin ko ngayong season 19, parang hindi na uubra yung isang team lang o apat na axe lang. I mean, sa bawat MMR bracket, parang dapat iba-iba yung ano mo, iba-iba yung panglaban mo sa bawat MMR bracket. Kung gusto mong umangat, yun lang yung napansin ko. Round 1, ikakasa ko muna yung ititira ko. Parang ayokong tumira ng round 1. So, papakilala ko na lang yung team niya. 46 speed na Termi, backline. Midline, meron siyang spike throw, pwedeng tumalon. Champ disarm, allergic reaction. Pwede siyang tumalon sa lowest shield. Meron siyang yam dito, gas unleash. Disguise, vegetal bite. Pwede siyang magnakaw ng energy at manglason. Pass muna ako. Let's go. Ayan, nagpass din siya. So, lima yung energy niya. Tatara na natin sa dice natin. Limang energy, may cards na kaya siya dito para tumalon at gugustuhin niya kayang tumalon. Tayo naman, subukan natin mag-discard. Baka sakaling maganda-gandang cards yung ma-discard natin. At ikasa natin to. Ganyan. Tama kaya yan? Parang ayoko. Parang ayoko pang galawin tong disable sword. Kaya lang, kung tatalon siya, dyan siya babagsak. Kung lalagyan ko to ng ganito. Anyway, tingnan muna natin kung magandang tira ba to. Ganyan siguro. Let's go. Tingnan natin. Hindi pa siguro siya tatalon. Sana. Hindi pa nga tumalon. Nice. Kaya lang may lason ata siya. Wala. So this guys at saka vegetal bite ang ginamit niya. So maganda yung tira natin. Kasi hindi tayo nagtira ng energy. Hindi rin tayo nalason. Ayan, wala siyang mananakaw. Makaka-gain siya ng isa. Okay, so nag-save siya ng apat. Nag-gain ng isa. Kaya naman, round 3, pito yung energy niya. 7. Nabura natin yung plant niya. So, ang disadvantage nun, makakakompleto siya ng card dito sa mid niya. Malamang tatalo na to. Okay. Tatalo na siya. Huwag nating lagyan ng shield yung plant para kung gustuhin man niyang tumalon, dun pa rin siya babagsak sa plant. Actually, wala naman tayong magandang tira. Manood na lang tayo sa tira niya. Let's go! Nagpass siya. So, hindi ko ina-expect yun. Nagpass siya. Kaya naman siyam na yung energy niya ngayon. Round 4. Nagpass siya. So, ipupuwersahin natin na sa plant siya tumira. Paano? Icha-champ natin siya. Icha-champ natin siya, hindi gagana yung spike throw. Kung gagamitin man niya. Tapos, bana tayo ng isa dito. Bana tayo ng isa dito. May chance na gumamit siya ng champ. Kaya posibleng hindi makalusot yung spicy surprise. Yung hotbat natin dito sa plant. Pero okay lang siguro. At least may shield na rin ng konti. Let's go! Ayan, ang dami natin sinabi. Pero hindi naman niya ginalaw na yung mid niya. Parang ibinibigay na niya. Okay. Ayan nga, na-champ tayo. Nag-crit pa siya. So, tatlo lang na energy yung ginamit niya. Kaya naman, meron siyang, nag-save siya ng 6. Nag-save siya ng 6, bibigyan niya siya ng 2. So, 8 yung energy niya. Ngayong round 5. Sa 8 energy, ano kayang gagawin niya? Ibigay na ba natin yung plant? Ibigay na siguro natin. Okay.
Isama ko na siguro tong anesthetic bait. Baka sakaling mag-shield siya dito. Baka sakaling makatulong. Ayun, parang kulang pa rin nga. Ayan, nakatalon siya pero sa plant siya babagsak. So, apat na cards ang ginamit niya dun sa plant natin. Apat na energy. At yun nga, kapos yung atake natin kasi nag-shield siya na mataas. Gumamit siya ng apat na energy. Nag-save siya ng apat, so anim ang energy niya ngayon. Tayo naman, anong gagawin natin? Shield ng konti dito. Shield ng konti dito. Ganyan siguro. Let's go! Ah, wala palang shield yung disable sword natin. Attack lang pala yun. Makaka-attack sa tuloy siya sa disable sword natin. Medyo masakit. At nalastan niya. At okay, nabura natin yung mid niya. Medyo masakit yung idol. So gumamit siya ng apat na energy. Meron siyang apat ngayon. Napakarami niyang energy. Makakatira tayo dito. Hindi na pala. Kasi una siya. Na-slow down pala tayo. Hindi na natin maititira yung disable sword. Anesthetic bait na lang tayo. Depensa ng konti. Let's go! Medyo tagilid tayo dito. Kasi Terminator against bug. At mas mabilis siya syempre. Kaya medyo tagilid tayo. Icha-champ tayo ng icha-champ nito. Ayan, una pa ulit siya. Icha-champ tayo. Ganyan. Baka dalawa yung sumablay sa tira natin yan. Habol lang natin yung mataas na shield. Tingnan natin. Ayan, nag-4 cards na naman siya. At yun nga, icha-champ tayo. So, sasablay yung ano, fish snack. Dulusot yan. At sasablay ulit yung parasite. Okay. At medyo mababa yung medyo pangit na cards yung binigay sa atin. Mababa yung shield. Mababa yung shield natin ngayon. So, mas risky ngayon na mabura tayo. Ayun, so talo tayo. Comment na lang kung saan tayo nagkamali, kung ano yung mga dapat nating ginawa. Okay, buhay na buhay yung Terminator niya. 1941. Okay. One win, one loss. Ayun, sa mga di nakakaalam, nasa Malaysia tayo. Nagtatrabaho tayo bilang inhinyero, engineer. Assistant manager level, pero mas gusto nating maging manager ata sa Axie Infinity. Mas masarap. So, meron siyang ano, backdoor, egg bomb, blackmail, whiskey feather. At yung mech niya, merong Ronin Imp Double Knot. Meron din siyang Vegetal Bite Disguise, October 30 Spicy Surprise. So, pwede siyang mang-steal, pwede siyang tumalon sa backdoor. Ayan. So, anong gagawin natin? Round 1. Ayaw ko sigurong... Baka may Vegetal Bite siya. Parang gusto ko munang tumira. Gastusin ko muna to. Pero hanggang dyan lang siguro, mamaya na yung Drain Bite at saka yung Champ. So, mag-iiwan pa rin tayo ng energy. Parang medyo... Sana lang wala siyang hot bat siguro to. Spicy Surprise at saka Disguise, tama. Buti na lang wala siyang Vegetal Bite. So, 5 ang energy niya, round 2. Kasi gumamit siya ng isa at nag-gain siya ng isa. Bibigyan siya ng 3. So, 5 yung energy niya ngayon. Na-disable yung Drain Bite natin ng hot bat niya. Kaya naman, ito yung tira natin siguro. Ganyan. Ganyan siguro. Let's go. May naiwan tayong isang energy. Sana hindi niya manakaw. Ayun, hindi naman niya mananakaw. Kaya lang, mukhang mabubura niya yung plant natin. Kasi babanat na siya ng Ronin. Ayun na yung Ronin.
Okay. Nag-save siya ng isang energy at nag-gain siya ng dalawang energy. Lima pa rin yung energy ni Idol mamaya. Buti nag-crit tayo, nabura natin yung plant niya. Nakabawi tayo kahit papaano. Kaya naman, a-attake tayo ng magandang damage dito. Kahit kulang. Ganyan. Yan lang yung meron tayo. Ayan, ganyan siguro. Tingnan natin. Let's go! Nag-pass siya. Hindi natin alam kung bakit. So, pito yung energy niya. Pito yung energy niya. Siguro, wala siyang card sa mech niya. At sa bird niya, nag-aalangan siyang tumira. Wala siyang jump. Hindi natin alam. So, meron tayong 3 cards. Itira natin lahat. Hoping na mabura natin yung mech. Sana nga, kung mag... pwede natin siyang manoturn sana kung hindi na siya magsishield. Tingnan natin. Let's go. Kaso tumira pa siya. Mukhang makakalusot pa yung tira niya. At binackdoor tayo. Mukhang mabubura yung... mabubura yung disable sword natin, Idol. Nabura yung disable sword natin. Nabura natin yung mech niya. Ang good news, meron tayong anesthetic bait. Sasablay yung isang card ni Idol. Meron siyang 3 energy ata. Kung tama yung bilang natin. May 3 energy siya. Attack minus pa siya ngayon. Kasi gumamit siya ng risky feather. At apply attack minus to this Axie. May debuff siya sa sarili niya. Ay, hindi pala tayo nag-enturn. Sorry. Ayan, nag-3 card siya. Sasablay yung nasa gitna. Ayan, at mababa yung damage nung aroma niya. Ayan, may attack minus ulit siya. So, good news yun. At meron pa rin tayong anesthetic bait. Siyempre, gagastasin na natin. Isa lang sigurong Thunderclaw gamitin ko. Ganyan. Sapat na kaya to para mabura siya. Tingnan natin. Capable ba siyang mag-shield? Wala naman. So, tingnan natin. Sama na natin to. In case na mag-lastan siya. Ayun. Burado si Idol. Okay. Nice game kay Shinso AGDS. Ayun, hanggang dito na lang mga idol. Huwag natin masyado pahabain yung video natin. This round. Okay, sana lang maubos natin yung energy natin kasi meron pa tayong 12 hours. Okay, hanggang bukas. At normally, hindi na tayo nakakapag-adventure. Actually, hindi nga natin nauubos yung energy natin. Pero hindi ibig sabihin magkukwit na tayo. Napakalayo pa, idol. Chill lang tayo kaya ganun. Hindi natin pinupwersa. Hindi tayo umaatake na pag antok na tayo o kaya puyat. Hindi rin tayo umaatake pag meron medyo stress tayo sa mga meeting sa trabaho. Ayun. So, hanggang dito na lang idol. Yun nga, pakilike at pakishare ng video. At yun nga, pakisubscribe kung bago ka sa channel. Baka sakaling may maabsorb ka. Ayun, maraming salamat and bye-bye.